Good day mga ka-channel, kamusta po? Welcome po muli sa FTV. Ako po muli si Sir Francis, Sir F for short, for another episode of Tech Tips, Tutorials, and App Recommendations. So marami pong nagtatanong, paano gumamit ng isang video conferencing app or meeting application? So dalawa po yung popular as of this moment. Yung isa po ay yung Zoom at yung dalawa ay yung tinatawag na Google Meet. Yung Zoom po ay medyo matagal na siya existing at yung kung Google Meet ay naging available nitong panahon ng pandemic. So ang pag-uusapan po natin today ay paano gumamit ng Google Meet. Yes, tama po ang yung narinig. In the simplest way po, yan ang itatakan natin. Pero bago po natin pag-usapan yan, pakiclick po ang subscribe button at gain din po ang notification bell para makareceive kayo ng helpful and useful videos gaya nito. Kung nagawa mo na, tara let's do this! Okay ka-channel, so nandito na tayo sa ating computer, sa ating laptop. So unang-una po, ang first step para makagamit po tayo ng Google Meet, kailangan natin ng Google account, no? Yung Gmail address. So para magawa po natin yun, type po natin yung Google Sign Up dito sa Google Search Box. And then, pag ginawa nyo po yan, lilito po ito, no? Create your Google account. So, ang gagawin po natin, click po natin yan. Okay, so para makakreate po tayo ng Google account, mga ka-channel, kailangan ng first name nyo, type nyo lang po, last name, username, ano? Ito pong username ay tatandaan nyo po, kasi po ito ay, ito ang inyong magiging email address, no? So pwede niyo pong picturean, pwede niyo pong isulat sa inyong notes, no? So kung ano po nilagay niyo diyan, yan yung magiging kabuuan ng inyong email address, no? At yung pangalawang bahagi at gmail.com. Okay, kung meron naman po kayong email address bukod sa Gmail, pwede po kayong gumamit ng ibang email address bukod sa Gmail. So click niyo lang po ito. Ayan, tatype mo po diyan. No? Hindi naman po, wala naman po, balik po tayo sa create a Gmail address. Okay, so maglalagay po tayo ng password. Ayan po, mahalaga, tatandaan mo din yan. No? Meron po ako dito ng video kung paano gumawa ng strong passwords sa bawat online account pero madaling tandaan. No? You can visit po yung video na yan. And then, uulitin nyo lang po i-type dito. So, habang nagtatype, pwede pong nakikita, no? Kung ito na-type na kung sample, yung initials. Ayan, no? Para to sure tayo. And then, so after nyo po makumpleto, no? Click nyo lang po yung next. Okay? So, para lang din po kayo nag-sign up sa Facebook. Lagay ka ng mga data, email address. No? So, follow nyo lang po yung process. So matapos po natin ka-channel na magawa, no, magkaroon tayo ng Gmail email address, ano, maaari na tayong pumunta doon sa Google Meet application. So step 2 po, pupunta po tayo sa Google Meet application. Okay? So gagawin po natin, type po natin yung meet.google.com. Ganito po. Po, no? Nag-automatic po siya. Lagyan po natin yung slash. Then, hit enter. Okay ka-channel. So, matapos natin click yung link ng Google Meet. So, pupunta tayo dito sa Google Meet landing page o yung landing site. Ano, opening page ng Google Meet. So, here makakakita tayo ng mga options. Ano? Start a meeting or enter meeting code to join. So, dalawa yung option natin. Kung tayo ang gagawa ng meeting, start a meeting. Kung tayo mag-host. Pero kung mayroong ibang nag-host ng meeting, may ibang nag-start ng meeting,
i-enter natin yung meeting code na ibibigay sa atin nung nag-start ng meeting para maka-join tayo. No? Let's say for example, nilagay natin yung meeting code. Ano? Example lang ito. Usually, ang meeting code ng Google Meet ay letters. Okay? So, pag naglagay tayo dyan, maka-activate yung join. No? So, ito ay imaginary lamang. So, join. Okay. So, kung tama yung code nilagay natin, makikita nung nag-host ng meeting dun sa meeting room na ikaw ay nag-request ng permission to enter. So, pag in-admit ka, makapapasok ka. No? Pagaya ng nandito sa kanan, no? Yan yung mga naka-join sa meeting. So, isa sa kanila ay yung nag-host. No? Dito naman sa gawing upper right, mayroong option dito na schedule a meeting from Google Calendar. No? So, try natin yan. No? Schedule a meeting bago natin click yung start. Schedule a meeting. Okay. So, ayan, ano? Ito yung schedule meeting sa Google Calendar ito. Nakasingit. Huh? So, alam naman natin pagka Google Calendar, ito yung automatic na nag-notify. Kapag nakabukas yung ating Google account. Itong ating Google window, ano, makakakita tayo ng notification somewhere here. Ano, parang bell icon. Ano, that's dito sa upper right. Lapit sa ating account icon o window. Ano. So, magkakita tayo ng title. So, ayan, ano? So, hindi pa natin isa-save kapag maglagay pa tayo ng details. For example, automatic nilalagay niya ng date, time, ano? Kasalukuyang time. And then, pwede natin piling kung anong time zone. Pero ito, mga ka-channel, ay automatic. So, tayo ay nasa GMT plus 8, ano? Philippine Standard Time. So, hindi natin kailangan baguhin yan. So, cancel natin, ano? So, pwede natin piliin ngayon ba mismo o bukas, ano? Isang linggo, depende. Kiklik po natin yung day. Okay? So, dito, all day. Hindi naman. Kasi pag all day, matatanggal yung time, buong araw. Okay? So, does not repeat. Okay? Hindi kailangan baguhin yan. Kung gusto nyo, daily yung meeting. Daily. Every Friday. Monthly. Okay? So, event details. Ayan. So, dito sa gagawin yung meeting, ito yung code. Ito yung code. Ayan siya. Example lang code na ipipaste nyo kapag kayo ay jo-join ng meeting. Ano? Kapag kayo ay in-invite. Okay? Location. Ayan. Pwede tayo maglagay. Note, ito ang mahalaga mga ka-channel. Ano? Notification. 30 minutes before the start of meeting ay magno-notify na. Either sa email, no, or sa Google account window. Hindi ko sabi. So, pwedeng dalawa. No? Magdagdag tayo. Click lang natin yung add. No? So, dalawang notification. Isang 10 minutes before, 30 minutes before. So, kung pwede namang baguhin yan. 20 minutes yung isa. Tapos, sa email naman. Ayan, notification. Okay. So, dito pwede natin lagyan ng description tungkol saan ba yung meeting. Ano? Halimbawa, maglalagay tayo ng agenda. Ayan, example. Ano? So, kung tapos na,
No? Okay, meron pa po dito guests, no? Kung sino makakatanggap ng email at notification. Usually dito po mga ka-channel ay mga email address lang yung nilalagay. Totoong email address. Yeah. So pag sinid niyo yan, mano-notify na through notification, no? Bell icon dito sa upper right, or through email na nakalagay dito sa guest. Okay? So, save lang. Okay, next mga ka-channel, we have to choose an option sa mga options na pinag-usapan natin. So, subukan natin mag-start a meeting. Ayan. Joining, no? Okay, so camera is starting. Ayan. So, ayan po, ganito po yung face ng mag-join ng meeting. And then, pwede nating i-turn off kung ayaw natin. So, pwede nating i-turn off yung microphone. Hindi naman siguro natin gagawin. Kaya nga tayo nag-meeting, kailangan ng voice. So, pag gusto natin on and off, ayan siya. On, off. Okay? So, ito, no? So, may options dito, join now or present. So, pag join now, so, ayan. Papasok na tayo sa meeting room, mga ka-channel. Ang hihingin sa atin, add others to join. No? Share this info with people you want in the meeting. So, mga ka-channel, ito na yung ating meeting link. No? Kasama yung meeting code. Okay. So, ang gagawin natin, copy joining info. So, itong link. I-click natin yung copy. And then, isi-send po natin mga ka-channel sa kanilang chat o kaya sa messenger. Para pag pinaste natin sa messenger, i-click lang po nila ka-channel ring link ay papasok na po sila sa meeting. And then, i-admit ng nag-host. For example, ako yung nag-host ng meeting, i-admit po sila para makapasok sila. Or mag-add tayo ng email para ma-invite. So, enter natin yung email na tayo dyan. Okay? So, habang tayo ay naghihintay ng mga tao na magjo-join sa ating sa meeting room na ito, ano, naka-flash yung ating profile picture or profile icon. So, ako yung nagawa. So, ako yung nandito. No? So, dito sa gawin natin na upper right, may options dyan. Click natin itong icon na to para makita yung mga naka-join. So, pwede din tayo mag-click ng add people. Yun ang ano, invite natin through email. Ano? Type lang natin yung name. Okay. Tapos, yun dito yung chat no? Option. No? Send message to everyone. So, makatype ko dito. For example, so, ayan. Hello, meeting is about to start. Click natin itong icon na ito. Send message. Ano, ayan. So, lahat nung nasa guest natin, yung lahat nung included sa ating meeting, yung nilagay natin yung mga email address nila, ay mapapadalan sila ng notification. Okay? So, unti-unti, kapag sila ay nag-join na, may lalabas dito na si ganon ay requesting to join the meeting. Tapos merong button doon, admit. Okay? So habang naghihintay tayo ng mga tao, pwede nating kusain, ano? Kusain na natin, initiative, add tayo ng people. Ayan, lagay natin yung email address nila. For example, so, exit tayo. At ang isa pa nating pwedeng gawin, bukod sa pag-add ng people, mga ka-channel, ay i-send itong URL ano, o link ng ating meeting. Ano? Ika-copy natin ito at isi-send natin sa
Messenger. So mag-add tayo ng tab. Ito tayo sa Messenger. Kiklik lang niya mga ka-channel itong meeting code na ito na pinis natin sa Messenger, and then dadali na siya doon sa meeting room. So bibigyan siya ng access after i-admit nung nag-start ng meeting, yung meeting host. So yan mga ka-channel, kapag mayroon ng nag-click doon sa meeting code na pinis natin sa kanilang chat o sa Messenger, ayan ano, magtatanong ngayon yung ating meeting. Meron ngayon lalabas sa ating meeting room na someone wants to join this meeting. So, dalawa yung action, deny, entry, admit. So, pag-click po natin yung admit. And then, dito sa kanang panel, i-click natin yung isa sa meeting participant. Isa sa meeting participant, merong option dito sa drop-down arrow. Pwede natin siyang i-remove. No? Kung tingin natin hindi siya nakakatulong, siya ay marahas na sa loob ng meeting room. And then pwede nating i-pin to screen, no? Para hindi siya gumagalaw, no? Nakapik siya dito. Ayan, no? Gusto natin i-remove sa cancel. Okay mga ka-channel, so kung gusto naman natin tapusin na yung meeting, ano, dito naman sa gawing ilalim, i-hover natin yung mouse, magkakaroon, i-bitawin na sa taskbar sa ilalim, ano. Turn off microphone, leave call, turn off camera. Tapos, pwede kang mag-present dito, ano, i-share mo yung entire screen, yung isang window, o yung Chrome tab, ano? Ginagamit ito sa video and animation. So, hindi natin ito karaniwang ginagamit. Okay? Gusto natin tapusin yung meeting, click natin itong leave call button. So, ang mangyayari mga ka-channel, yung ka-meeting ay nandun pa sa meeting room. So, option niya kung pwede pang mag-usap sila ng mga darating. Pero ikaw na nag-host ay nag-leave ka na. No? So, you left the meeting. So, pwede ka uling bumalik. May option din. Bumalik, rejoin, and return to home screen. Okay? So, return to home screen. So, babalik ka dito sa Google Meet home screen at meron pa uling option na mag-start ng panibagong meeting, mag-join sa ibang meeting, at mag-schedule ng meeting in the future. So, yun mga ka-channel. Kung nagustuhan mo at nakatulong sa iyo ang video nito, please support this channel, paki-like, mag-subscribe, at paki-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga useful and helpful tips kaya nito. So if you have questions, comments, or video suggestions, or may sarili kayong tips about this video, about this topic, please don't hesitate to type it in the comment section below this video. So this is Sir F always saying, share something good because it is good to share. Thanks for watching. God bless and take care. Yeah! So here is our soul food of the day.